my channel. So, ang first vlog or first video na gagawin ko is Jollibee Mukbang. Ngayon, nandito kami sa Calgary. 5 years na kaming nag-stay dito sa Canada. At ngayon lang nagkaroon ng Jollibee dito sa Calgary. So, parang sobrang saya namin nung first day bago pa lang ang Jollibee dito sa Calgary, sobrang haba ng pila. As in, pumunta kami siguro, first day yon, mga 2 to 3 hours siguro pumila kami para lang makabili. At tapos, hindi ka pa makakabili ng marami. Kailangan, may limited lang siya. Pero $60 lang ang pwede bilhin per person. So, kung marami kayo sa bahay, hindi pwedeng isa lang ang bibili para sa inyong lahat kasi sobra kulang. So nung pumila kami, may tent pa doon. Dumating pa, may time pa na parang sobrang lamig. Kailangan naka-jacket ka. So naglagay pa sila ng heater sa labas para lang hindi lang maglamigin yung mga pipila. Bago ako mag-start kumain, ipapakita ko muna sa inyo ang Jollibee dito sa Calgary. Watch this. Kailan balik ka na? Salamat. Ah, dito sa Jollibee? Hindi. Pag-order ngayon. Dito pala? Supon. Pangalan. Oh, subay ka dito. Vibrate. Mag-vibrate siya pag in the name order mo. So, let's wait. Actually, nakatikim na kami ng Jollibee dito sa kanya. Pero mamaya, i-move ako. Mamaya, ikaw mamaya ka. Ako mamaya. So, ayan, nag-vibrate na siya. Kailangan na namin kunin yung order natin. Jollibee, dinala ko na kayo sa Jollibee ng Calgary. Ngayon, sisimulan na natin kumain. So, ano bang meron tayo dito? Meron tayo! Ang pinakasikat nilang Chicken Joy. Meron tayo ditong original at saka spicy chicken. Next is yung spaghetti! Yay! Kita ba to sa camera? Spaghetti! Meron din ako dito burger steak. 2-piece burger steak. And palabok!
Meron tayong peach mango pie at yum burger. So dito, yung burger steak, hindi nila sinasama yung rice dun sa loob nung box. Box ba yun? Sa loob nung box, nakahiwalay siya yung ganito. Actually, parang madami na itong rice na ito eh. Tapos, meron din, meron silang sides. Mamimili ka naman dun. Mamimili ka kung anong size na gusto. So, meron ako ditong corn. Ito yung size na pinili ko. Pero, meron ka ba ibang pwedeng pagpilian? Mashed potato, may rice, meron din fries. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung menu nila at saka yung mga prices nila. And then, ito pa pala nakalimutan ko. Ang sikat na sikat na gravy ng Jollibee. Hindi mawawala yan pag may chicken ka. And ang pineapple juice. So, mag-start na ako ngayong kumain. Ano kaya ang gusto mong kainin muna? Ano pa masarap kainin muna? Siguro, ihuhuli ko na lang itong chicken at yung spaghetti. Dahil binili ko to sa, dito sa Canada, i-compare ko siya kung ano bang lasa nito. Kung mas masarap ba to o hindi kalasa ng Jollibee sa Pinas. So, titikman natin. Itong burger steak, hindi ko ito masyadong alam yung lasa kasi hindi ako masyadong umorder din ito kahit nasa Pilipinas ako eh. Hindi ako masyadong fan nito. So, titikman ko yung burger steak kung masarap. Lasang burger. Oh, no! Lalagyan natin ang mushroom. At saka kuha ko ng rice. Lalagyan natin ang rice kung masarap ba ito with rice. Masarap ba ito? In fairness. Pwede na. Piling ko mas masarap siya with rice. Pero sa mga nagda-diet dyan, kahit wag na kayo mag-rice, masarap naman siya. Masarap. In fairness. Next na titikman ko is yung palabok. Ito, favorite ko to sa Jollibee. Kahit na nasa Pinas ako, malas mong order ng palabok or spaghetti. Pero parang mga palabok yung pinakain. Kunin muna natin para may lasa ng sauce niya. May nakalimutan ako, hindi pala makukompleto ang palabok pag walang kalamansi. Kaya lang, dito sa Canada, medyo hindi naman social. Kaya lang, ang kalamansi kasi mas mahal siya kaysa sa lemon. So, meron tayo dito lemon. Pasok! Ay! Take two! So, lemon, pasok! Woo! Ang galing ko. Lemon juice. Buti na lang kinalalasan ng kapatid ko kung hindi. Kulang ang palabok ng walang lemon. Lemon juice kasi nga sabi ko kanina, mahal ang kalamansi dito. So, mas lemon ang ginagamit namin dahil medyo kuripot ako kami pala. So, yan. Lagyan natin ng lemon. Okay. Tapon. Haluin para medyo haluin natin para naman lumasa. Dahil mga Pinoy tayo, alam natin kumain ng palabok. Dapat, turuan natin sila. Yan. So, titikman ko siya ng may shrimp at may egg. Yeah. Ang hirap na kunin. At may egg yan. Teka, parang umasin masyado. Parang naiba na ang lasa. Teka, makulit. Gusto nang umulit. One more. Masarap pa rin yung palabok sa Pinas pag ikukumpara mo dito. So, kaya lang, medyo kalasa pa rin naman siya, kaya okay lang. So, next, ang kakainin ko is itong yum burger. Ito, favorite ko dito sa Pinas eh. Yung yum burger ng Jollibee. Favorite ko yung kanilang sauce. Oh, kasi, no! Compared sa mga ibang sauce ng kasi parang ketchup lang siguro yung at mayo. Pero parang ganun din naman to. Pero ewan ko pa, ibang lasa, mas masarap siya. So, titingnan ko na siya. Bakit ko lang nakuha sauce? Ano ko din sauce na? Bakit lang kanyang sa kabilang side ko, ipiflip ko siya. Sigitin ko muna ha. Nagbukas naman lang mga kamay kanina. Bago akong magkakar. Alright. May patayin pa. Sa bibig. Isang bite pa. Bakit parang balata na yun? Actually may sauce siya, kaya lang medyo parang tinulang yung nagayon nila. Nasa middle lang siya. Ayun. Kasi na, makatagal ko na yung may sauce. Kita nyo? Ayan na siya. For me, itong yum burger, kasing lasa lang siya nung yum burger sa Pinas. Kaya masarap siya. Wait, tingin mo na ako kasi nag-uhaw na ako eh. Tingnan na ako dito ang pineapple juice. Sarap. Ito naman, itong peach mango pie. Baka naman sabihin mo, favorite ko. Ano kahit matagal pa siya. Oh, no! Crunchy pa rin yung crust niya. Tsaka, yung first day, merong Canadian na tumitim nito, parang nagustuhan nila. So, titikman ko siya. Masarap to lalo na pagbabong yung fresh pa.
Masarap yung loob niya. Pero siguro sa mga hindi mahilig sa pie, baka hindi nito magustuhan. Pero ako gustong-gusto ko ito. Sarap. Sarap. Baka maubos ko ito. Sarap. Ubusin ko na kaya ito. Yummy. Mamaya na ulit yan. Ay, wait. Ito muna ang corn nila. Tignan mo naman ang corn. Magkakalasa lang. Hindi, lasa ng corn na may butter. Yung usual lang. Alam ko meron ito sa Pilipinas eh. Meron mang jolly corn sa, ano, sa Pinas. Hindi ko sure eh. Sarap. Tignan ko na naman yung pinakasigat nila. Oh, chicken no! Bread. Kung muna kong titignan is yung original kasi hindi ako masyadong fan ng spicy. Pero mahilig ako sa spicy. Kaya lang, parang nung first day, umorder kami. Parang ahon ako ng sobra eh. Hindi ko... Ewan ko lang. Pero titignan natin ulit kung kaya ko na ba ang ahang ng Jollibee. Ayan. First bite. Malutong pa rin siya, in fairness. Kahit nung bumili kami, may pinuntahan pa kami after, bago umuwi. Siguro mga 1 to 2 hours din kami dun. Crunchy pa rin. Sarap. Totoo lang, masarap na itong chicken na Jollibee pag ganito lang eh. Kaya lang, parang kulang, kaya kailangan natin yung gravy. Para mas umarap, mas mapalama yung kain natin. Naku! Ito na. Sarap. Iba pa rin talaga pag may gravy siya. Masarap pa rin talaga siya. Siguro yun. Bukod dito sa chicken na Jollibee, sobrang nakakamiss din yung lasa ng gravy nila. Iba kasi yung lasa eh. Ayun ko, para sa akin, parang iba yung lasa. Masarap siya. Sobrang sarap. Ano ulit? Next. Ito na yung spicy chicken. Pero kasi feeling ko, mas masarap sana yung spicy chicken. Spicy pa ba ito? Parang nung one time, nung kinain ko noon, nung first day, parang sobrang dami niya ng powder. Kasi di ba parang yun na yung nagpapaanghang sa kanya, yung nasa ibabaw niya. Ito parang medyo konti lang. So feeling ko hindi ito masyadong spicy. Smell ko ah. Sarap. Totoo. Hindi masyadong spicy to. Kaya ko yung anghang niya. Sarap. Ubusin ko na kaya. Gusto niyo ba? Baka mas madami pa dyan sa Pilipinas nito eh. Sarap. Mamaya ubusin ko yan. So, yan. Last but not the least, ang ating Jollibee Spaghetti! Itong binili namin, family pack to. Kaya medyo ano, malaki siya. Feeling ko, parang kulang siya sa sauce. Hindi ko alam ha. Pero sa tingin ko, mas madami maglagay ng sauce sa Pilipinas. Kasi ito parang, ano mo yun, yung pag wala pang sauce, parang medyo puti-puti pa yung part niya. Ayan, parang okay naman na siya. Ayan, so titikman na natin. Spaghetti, ito na siya. Parang... Parang for yung opinion ko lang ha. Para sa akin mas masarap pa rin yung Jollibee ng Pinas. Oh, ang pinili ko lang dito sa pasta. So meron siya dito mga ham at saka hotdog. Meron siya yung ramen. Ewan ko sa Pinas, parang feeling ko sa Pinas wala siyang ham. Ito meron siya. Tapos meron siya yung hotdog. Kung makikita niyo yung hotdog, hindi siya yung color red na masarap na hotdog sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ba't ganun eh. Hindi siya red eh. So titikman ko. Ito muna nga, titikman ko yung ham. Kasi alam naman natin yung spaghetti ng Jollibee, masarap siya dahil dun sa sauce at saka dahil dun sa hotdog niya. Pero yung lasa nitong spaghetti parang medyo natatabahan ako eh. Ito na yung ham. Parang, medyo matigas siya. Ewan ko kung ganun talaga yun. Siguro ganun talaga yung ham na nilalagay nila. But, hindi naman ako mahilig sa ham, so hindi ako lagi kumakain ng ham. Pero for me, parang matigas yung ham na to. So ngayon, dito namang hotdog na ng spaghetti ang titikman ko. Medyo na-disappoint ako dun sa hotdog. Kasi, sanay ako pag kumakain ng Jollibee spaghetti. Ano, masarap yung hotdog nila eh. Kasi hindi katulad nung nasa Pinas na masarap talaga. Ito parang, hindi ko alam, hindi ko gusto yung lasa ng hotdog niya eh. Mas gusto ko talaga yung spaghetti sa Pinas kaysa yung spaghetti dito. Kaya, pag umorder kami sa Jollibee, hindi ako masyadong umorder ng spaghetti kasi hindi ko masyadong gusto yung spaghetti nila. Mas kinakain ko pa yung palabok. Tsaka yung chicken. Feeling ko, dito sa mga pinamili ko, ang kalasa ng sa Pinas is itong burger steak. Itong Yum Burger. Tapos yung Chicken Joy. Masarap yung Chicken Joy nila din.
Pero itong spaghetti, ito opinion ko lang ha, hindi ko masyadong bet. Feeling ko hindi katulad ng spaghetti talaga ng Pinas. Ito namang palabo. Konti lang. Oh no! Medyo kalasa siya. Itong peach mango pie, masarap talaga. No doubt, masarap to. So, that's it for my first video. Down below kung ano pa yung gusto nyong gawin kong video at kung ano yung mga gusto nyong malaman or gawin ko dito sa Canada. Ito, try natin gawin yon para sa inyo. Para naman magkaroon kayo ng idea kung ano yung ginagawa namin dito sa Canada, kung ano ba yung pagkakaiba. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel, Te Amo Arlene. Bye!